sa akin kung anong papel na yan. Wala yon, Maria. Gusto lang nilang lasunin ang isip ng anak ko. Pero hindi sila magtatagumpay, Maria. Isinusumpa ko na hindi nila masisira ang tiwala ko. Nakasalalay sa papel na yon ang katahimikan ng pamilyang ito. At hindi ko gustong mawalan ako ng tiwala. Maari niyo bang sabihin kung ano ang nakasulat sa papel? Ang ganda-ganda, mahal ko. Oscar, ibig bang sabihin ito, ha? Ikaw ang gusto kong maging asawa. Gusto ko kong malaman kung anong laman ng papel na sinunog niyo. Walang kwentang bagay yun, Maria. Gusto kong malaman. Anonymous letter ulit? Wala yun, Maria. Ano ka ba, wala lang yun. Panira lang yun. Marami silang sinasabi pero walang kabuluhan. Pero sino naman kaya ang nagsulat noon? Pangalawang sulat na yun na natanggap namin. Para sa akin, ang gumawa nun ay walang iba kundi si Penelope. Oo. Napag-usapan na natin ang bagay na to. Tungkol ba kay tita? Hindi. Walang binanggit tungkol kay tita. Pero kalimutan mo na yun, Maria. Nang sinunog ko ang papel na yun, kinalimutan ko na ang pagdududa ko sa'yo. Pagdududa? Kung ganun, tungkol yun sa akin? Oo. Alam ko tungkol nga yun sa akin. Luis Fernando, yun yung klase ng pagdududa na hindi mo dapat iniisip. Pagdudahan mo ng katinuan ko, ang responsibilidad ko sa'yo bilang asawa, isipin mo na magulo ako. Pero sana wag mong pagdududahan ang aking pagmamahal. Hindi mo dapat pagdudahan ang aking katapatan. Alam mo, hindi ko alam kung anong isasagot ko sa'yo, Oscar. Oscar, ginulat mo ko. Bakit? Ayaw mo ba maging asawa ko? Kailan lang tayo kasi nagkakilala at saka... Ibig mo bang sabihin wala ka pang nararamdaman hindi, para sa akin? Hindi. Wala akong sinasabing ganoon. Kabaliktaran noon. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Ikaw ang pumawi sa lungkot ko at malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Nagpapasalamat ka lang ba sa akin? Ganun ba? Sagutin mo ako ng tapat. Hindi, Oscar. Minamahal din kita. At ikaw ba? May pagmamahal ka ba para sa akin? Kung hindi, aalokin ba kita na magpakasal? Oo, tama ka. May alam na ba ang anak mo tungkol dito? Wala. Wala pa siyang alam. Oo, hindi niya matatanggap ito. Sa palagay ko ay hindi niya gugustuhin na magpakasal uli ang papa niya sa babaeng hindi niya gaanong kakilala. Iniisip ko nang kausapin si Alicia at sabihin sa kanya mga plano ko, Soraya. Sa palagay ko, hindi siya tatanggi. Buisit na batang yun. Huwag na huwag siyang tatanggi dahil gigilitan ko siya. O baka higit pa rin ang batang yun. May hinala na siguro si Penelope na anak ko sinandito. At hindi ako papayag na sabihin nila yung kay Luis Fernando. Hindi pa sa ngayon. Umalis na si Fernando at ang anak ko papuntang opisina. Sinabi sa akin ni Fernando ang tungkol sa sulat na yun. Iniisip niya na baka galing yun kay Penelope. Galing yun kay Penelope, Senyora Victoria. Kay Penelope at sa asawa niya. Paano ka nakatitiyak? Sinabi ko na sa inyo, doon sila nakatira kung nasan ang anak ko. Kay Penelope niya nalaman kung sino ako. Minsan na akong nilapitan ng lalaking yun at tinakot. Binanggit nilang tungkol sa sulat. Siguro alam na nilang anak ko sinandito at plano nilang sabihin yun kay Luis Fernando. Kung ganun gawin nila, oras na para malaman ang katotohanan. Hindi. Hindi pwede, Senyora. Hindi ako papayag na mangyari yun. Pero Maria... Nakalimutan niyo na bang kailan lang nabanggit ni Luis Fernando ang tungkol sa anak niya at tinawag niya siyang... miserableng magnanakaw. Pag sinabi ko sa kanyang anak niya ang magnanakaw na yun, ang anak na ipinamigay ko, na mapupuno siya ng sama ng loob, kahihiyan at kalungkutan. Kailangan ko pa ng panahon bago niya malaman ang totoo para maihanda ang anak ko. Hindi mo na magagawa yun. Bibigyan ka ni Penelope ng malaking problema. Hindi niya gagawin yun. Hindi pwede dahil pipigilan ko siya. Pero paano, Maria? Ibibigay ko sa kanilang dalawa kung anong hinihingi nila. Gaano kalaki ang kanilang hinihingi? 500,000 piso, Senyora. Ganon kalaki? Saan ka kukuha na ganong halaga ng pera?
Hihingi ka ba sa asawa mo? Hindi. Hindi sa kanya. Senyora Victoria, pakiusap po niyo, sasabihin sa kanya. Nahihiya na talaga ako sa kanya. Kung gano'n anong gagawin natin? Hindi ko pa alam. Ibebenta ko ang natitirang alahas ko. Isasamla ko ang kwintas kong samante. Bantayan si Maria. Babantayan ko siya. Pero bakit? Bakit? Magtanong ka kay Fernando. Hindi siya papayag sa mga ganitong bagay. Alam ko yun. Pwede mo siyang kumbinsihin. Alam mo naman kung gaano kakahalaga sa kanya. Hindi, hindi, Senyora Victoria. Huwag niyo nang pilitin. Pakiusap. Huwag niyo itong sasabihin sa kanya. Ay, masyadong mamahaling alahas ang diamanteng kwintas na yon. Parang nawala na ito sa iyo kung isasangla mo ito. Kung pwede ko nang sabihin sa asawa ko na anak namin si Nando, siya na mismo ang kukuha nun sa sanglaan. Pag nangyari ang sandaling yun, magiging masaya na kami. Pero pansamantala, kailangan kong patahimikin sina Penelope, kaya bibigyan ko sila ng pera. Kung bibigyan mo sila ngayon, hihingi lang sila ulit sa iyo. Hindi natitigil ang mga yun. Kailangan ko pa ng mga ilang buwan para maihanda si Luis Fernando, para ihanda ang anak ko. Naguguluhan ka lang, Maria, at hindi mo nakikita na mali ang gagawin mo. Mas madali na sabihin na lang ang totoo kay Luis Fernando. Hindi. Natatakot ako na hindi niya matatanggap ang anak niya. Na hindi niya akong tatanggap. Dahil pinamigay ko siya. Takot ako sa mangyayari. Bantayan mo ang asawa mo. Bantayan mo siya. Bantayan mo siya. Roberta, hanapin mo si Detective Zamora at sabihin mo sa kanya na puntahan niya ako kagad dito sa opisina. Heto na, Senyora Victoria. Pakiusap, samahan niyo ako bukas para isangla ito. At huwag niyong ipagsasabi kahit kanino. Kumusta po kayo, Papa? Mabuti, mahal ko. Mabuti. Nagkita po ba kayo ni Soraya? Oo, nagkita kami. At may sasabihin ako sa'yo, mahalaga. Excuse me. Hindi, hindi, Esperanza. Manatili ka rito. Gusto ko mapakinggan mo ang sasabihin ko sa aking anak. Alicia? Gusto kong malaman mo na hiniling ko na kay Soraya na maging asawa ko siya. Senyorita Veronica, siya po ang lalaki na naghihintay sa inyo. Clemente Barrena? Matapos ang maraming taon, anong ginagawa mo dito? Narito na ako, Attorney De La Vega. Detective Zamora, kailangan kita para matiyagan ang aking asawa. Hindi po tama na mabuhay kayo sa alaala ni Mama. Nabanggit ko rin po kay Esperanza na gusto ko mag-asawa po kayo ulit. At bagay po kayo ni Soraya. Kung magpapakasal siya sa babaeng yun, alam ko na ang babaeng yun ang magdadala dito ng kamalasan. Meron ka ng 220,000 pesos. Itago mong mabuti ang resibo. Ay, huwag sanang madiskubre ng anak ko na wala na sa kahadeyero ang diamond necklace. Ay, sana nga po hindi niya madiskubre yun. Mamili ka. Karelasyon mo siya? O anak mo ang bata? Palagi mong sinasabi na ipinamigay mo ang anak mo. Ha, maka siyang anak mo. Kaya pinoprotektahan mo siya. Payag siya na magpakasal tayo, pero hindi niya kailanman papayagan na palitan mo ang lugar ng kanyang mama. Buwisit na lumpong yun. Ang lakas ng loob na magbigay ng kondisyon. Kapag hawak ko na kayo sa mga kamay ko, makikilala niyo kung sino ako.